Lahat po tayo yumuko. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na binigay niyo sa amin. Pagkakataon, Panginoon, na bigyan kayo ng papurit pagsamba at ganoon din, Panginoon, ay makarinig, Panginoon, ng salta. Salamat dahil sa pagkakataon ito, nagkakaroon, Panginoon, ng pagpapahingang ang pisikal. Ganoon din, Panginoon, ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kasiglahan, kalakasan, Panginoon, sa espiritual namin katawan, Panginoon. Dahil ang yung salta ang nagbibigay sa amin buhay, Panginoon, nagbibigay sa amin lakas, Panginoon, inspirasyon, encouragement, Panginoon, na lumaban sa katwiran at kabanalan sa mga darating mga araw, Panginoon. Salamat muli, Panginoon. Samahan niyo kami sa oras na ito, sa aming devotion, Panginoon. Pag-uusapan namin muli, na, Panginoon, ng iyong salita. Samahan niyo kami, Panginoon. Salamat po. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. May isang pangyayari sa Pilipinas na talagang tumatak sa mga Pilipino. At itong historical event sa Pilipinas ay naganap noong February 1986 na nagkaroon ng protesta sa politika. Millions of Filipinos march and rally along Epifanio de los Santos Avenue o kinatawag natin ngayon na EDSA. Ito ay binubuo ng mga Pilipino sa buong Pilipinas upang ang hangarin ay patalsikin ang nanalong presidente sa snap election. At ito ay si Ferdinand Marcos Sr. At sa naturang pangyaring ito, ay tumagal ang pangyaring ito sa 4 na araw at ito ay sinuportahan ng simbahang Katoliko. At nakamit din nila ang kanilang hangarin na patalsikin ang nanalong presidente. At sa dahil sa pangyaring ito ay maraming namangha na iba't ibang bansa at maraming gumaya sa ganitong paraan ng protesta. Bakit ko binabanggit itong pangyaring ito? Gusto kong makita natin na mayroong isang turo si Kristo Jesus sa Matthew 5 at ito ang ating devotion ngayon. Samahan niyo po ako muli sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Babasahin ko po siya sa ESV. Ito po ang salita ng Diyos. Verse 13. You are the salt of the earth, but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer for good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand and gives light to all in the house. In the same way, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Maraming salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Maraming pamilyar sa atin na itong Matthew 5 to 7, yung chapter 5 to 7 ay isang highlight sa New Testament dahil ito ang unang diskorso ni Jesus sa kanyang mga disciples. At hindi lang ang mga disciples ang nakarinig dito, kundi ang mga believers at mga followers niya ng mga oras na ito. O itong pinag-uusapan natin, itong Matthew 5 o itong Matthew 5 chapter 5 hanggang 7 ay kilala sa sermon na Sermon of the Mount. Pinalolooban ito ng Beatitude, Lord's Prayer, and Golden Rule. At matapos banggitin ni Jesus ang Beatitude, ay sumunod ang teaching about sa pag-uusapan natin ngayon, which is the salt and light. Sa Matthew 5:13 to 16. At ito ang ating devotion ngayon sa oras na ito. At ang devotion natin ngayon ay pinamagatan ko na antithesis of the word.
Base sa pag-aaral ng mga science, ang asin ay ginagamit sa paglinis o pampalasa at pagpapanatili o preservation sa mga pagkain para di agad mabulok o tumagal ang pagkasira nito. At ang asin noon, yung hindi pa develop yung medisina, ay ang asin ay ginagamit sa preservation o pagpe-preserve ng mga pagkain upang hindi agad mabulok o hindi agad masira o mapanis. Kung makikita natin dito sa verse 13 na sinabi ni Christ dito, you are the salt of the earth. Anong ibig sabihin niya? Anong sinasabi niya na maging asin tayo sa mundo o sa sanlibutan? Tinuruan ni Christ ang mga maikinig that time na mga oras na yon na bilang mga mananampalataya ay responsibilidad natin i-preach o ikalat ang gospel sa mundo. Dahil ang gospel ay nag-iisang lunas sa paglinis at pagpapanatili sa mananampalataya hanggang sa dulo. Kaya binanggit ni Christ, ni Jesus Christ, na maging asin tayo sa sanlibutan at bilang mga Kristiyano ay responsibilidad natin na ipahayag ang ebanghelyo. Kaya bilang mananampalataya, siyasatin natin ang ating sarili kung bakit hindi natin measure ang gospel. Dahil tayong mga mananampalataya ay isang asin sa ating pamilya, sa eskwelahan, at sa ating mga kaibigan. At hindi lang sinabi ni Kristo ng mga oras na yon habang dinidiskursyo niya ang mga salitang ito, hindi niya lang sinabi na maging asin tayo sa mundo o sa sanlibutan, kundi sinabi niya sa verse 14 ay maging liwanag din tayo. Sabi niya dito, you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Anong gustong ipakita ni Kristo nung mga sinasabi niya na ito? Nung pinag-aaralan ko tong devotion natin ngayon, tinignan ko lahat ng version ng mga Biblia. Tinignan ko sa ESV, sa NIV, sa NASB, sa ibang mga version pa. Hindi ko nakita na yung titulo o yung title ng Matthew 13:16, wala akong nakita na pinaghiwalay or nakalagay doon salt or light. Kundi sinabi niya dito, laging ang title is salt and light, laging magkasama. At itong light na to, yung liwanag na binanggit dito, ay maraming beses binanggit sa Biblia. Pero kung makikita natin sa pag-aaral natin at pagsiyasat, sa Matthew 15 verse 14, Matthew 5 verse 14, lamang ang ginamit ang salitang liwanag or light ay dapat nakatayo sa taas ng burol. Basahin muli natin ang verse 14 sa Matthew 14. Sabi niya dito, kayo ang liwanag ng sanlibutan, ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago. Christ teach us na maging magandang halimbawa ng sa ating mga paligid, lalo na sa mga unbelievers. At ganun din sa mga kapwa natin, mga believers. Tulad ng narinig ni Peter, sinabi niya rin ito, binanggit niya rin ito sa hindi man kaparehas, pero ganito ang pinapahiwatig ni Peter. Makikita natin siya sa 2 Peter chapter 2, verse 12. Sabi dito, keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. Dito sa verses na ito, pinahita ni Peter na sa pamamagitan daw ng ating testimonya ay magiging
At sa magandang testimonya natin na nakikita ng mga tao sa paligid natin, ay tinuturuan natin sila tumingin sa Diyos. Ang tanong, ganun ba ang pamumuhay natin? Pinapahita ba natin na tayo ang liwanag na binigay ni Kristo sa mundong ito? At dahil sa katuruan ito, maraming mga lumabas na katuruan at dahil sa naguguluhan dito sa statement na to na sinunuro ni Christ dito sa verse 13 to 16, ay wala siyang pinahita kasi dito na specific practical way kung paano maging liwanag o maging liwanag sa mundo. Dahil basically doon sa sinabi ni Christ na maging asin ay to share the gospel. Maging asin tayo, ikalat natin ang ebanghelyo. Pero yung sinabi ni Christ na magliwanag tayo sa mundo. Pero kung sisiyasatin natin mabuti ang Biblia na yung lights reflect Christ, sa madaling salita, Christ-likeness ang paraan upang magliwanag sa mundo. One of the attributes of Trinity is holy, holy, holy. Ang Diyos na Trinidad ay banal. At ito ang wala sa mundo. We are corrupted by evil thoughts, sexual immorality, impurity, covetousness, laziness, prideful life, greedy, selfishness, idolatry, liars, and any immoral things. Bilang mananampalataya, ay inaasahan tayo ng Diyos na maging banal. Pursuing holiness is a vital for all Christians. At dahil nga dito, nabanggit ko kanina, maraming dahil dito sa katuruan na ito, maraming mga lumabas na katuruan at maraming mga practices na lumabas katulad ng mga moralistic ways, legalist ways, at mga fundamentalist. Ang Diyos ay banal, kaya dapat maging banal din tayo. Pero ang tanong, paano ba natin ma-attain itong mga kabanalang ito? First, alalanin natin na dahil kay Kristo ay inako niya ang mga kasalanan natin at binayaran ito sa pamamagitan ng pagpako niya sa cross at sa kanyang kamatayan, sa paglibing, sa pagkabuhay niya at pag-akyat niya sa langit. At dahil sa ginawa ni Kristo ay naging karapat-dapat tayo sa harap ng Diyos at naging banal. O tinatawag nating imputed righteousness. We figure all we can really do is cling to Christ. We are loved because of imputed righteousness of Christ. At dahil kay Kristo, na-acquire natin ang posisyon na ito. Second, have union and communion with Christ. Magkaroon ng pagkakaisa at pag-ipag-ugnayan kay Kristo. Ang pagkakaisa kay Kristo ay sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Madaling sabihin na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero hindi lang natatapos doon ang sinabi ng Diyos, ang sinabi ni Kristo na mag-aral o pag-aralan ng salita ng Diyos, kundi isa pa pamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. At merong mga turo si Kristo na paanong paraan na makikipag-ugnay tayo sa Kanya. Lakin, balikan natin yung kaninang tinuro na narinig natin na dahil kay Kristo
ay nagkaroon tayo ng posisyon kung paano maging banal sa harapan ng Diyos. At ito ang paraan na pakikipag-ugnay kay Kristo. Number one is a true prayer. Dahil sa panalangin, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit sa kahit anong oras sa amang lugar sa Diyos. Pangalawa is through hearing the Word of God. Hindi lang sa ating pag-aaral, sa ating pribadong pag-aaral, kundi sa paikinig ng salita ng Diyos sa loob ng simbahan. At pangatlo, through fellowship with other believers. Kaya importante at walang makapagsabi na siya'y isang mananampalataya o isang totoong Kristiyano na hindi pumupunta sa simbahan. Dahil ang tunay na Kristiyano o tunay na mananampalataya ay nakikipasalamuha o nakikipag-fellowship sa kanyang kapwa mananampalataya. At ang huli ay true sacraments. At dahil sa sacraments na to, ay pinapaalala niya muli sa atin ang ginawa ni Kristo. Sa aking pagtatapos, our world are disastrous, tragic and evil corrupted. Ang mundo, nakikita natin pabulok ng pabulok. Nakikita natin sa ngayon na sobrang pasama ng pasama. Lahat ng mga bagay na nakikita natin dati na bawal ay ngayon ginagawa ng normal. As a believers, let our life be an antithesis of this world. God expect you. God expect us to be holy. God wants you. God wants us to be holy. Sa pamamagitan ni Kristo ay binigyan niya tayo ng banal na espiritu upang maging banal. Kaya tumayo tayo, lumakad at mananindigan sa kabanalan. Be an antithesis of this world and pursue our wholeness. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan at muling tumingin kay Kristo. Tayo'y manalangin. Maraming salamat Panginoon sa salita niyo Panginoon na binigay niyo sa amin sa umagang ito, Panginoon, na nag-i-encourage sa amin, Panginoon, na tumayo. Mag-pursue, Panginoon, ang aming kabanalan, Panginoon. Dahil meron binigay na, Panginoon, si Kristo na banal na Espiritu na tutulong sa amin, magbibigay sa amin ng comfort, magbibigay sa amin ng encouragement to pursue our wholeness, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, ini-expect nyo ang bawat mananampalataya na maging banal katulad nyo. Dahil kayo ay banal, banal, banal. Tulungan niyo, Panginoon, kami sa aming araw-araw na pamumuhay, Panginoon, sa aming mga major decision, Panginoon, sa aming buhay, na tanging ang babasihan namin ito ay kundi ang iyong salita. Salamat, Panginoon, sa buhay niyong salita, Panginoon. Salamat kay Kristo na binigay niyo upang bayaran ng aming mga kasalanan. Salamat po sa iyo ang papuri at pasasalamat. Lahat ng ito ay tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po.